Hello guys, meron lang gustong i-share. Sa pag-atras po ng the revealers at pagpapakalat ng fake news na tayo ay hindi haharap sa kanila, meron silang isang taktika na ginawa para malayo yung issue sa kanilang tinakbuhan na hamon na debate. Ang ginawa nila is nagbigay na lang sila ng mga question regarding sa aking mga na-upload na video. Alam ko na yung ganitong style eh. Kumbaga, kaya sila gumawa ng ganitong video kasi nga napapahiya sila sa tao at hindi nila napapaniwala ang lahat na inatrasan natin sila sa debate. Alam ko na yung style nito. Ngayon, ang ginawa nila, nagpapasok ng ibang idea, nagbibigay sila ng question patungkol sa aking mga video at gusto nila doon mapasok o makuha yung attention ng mga tao. Ano na nangyari? Kala ko ba haharap kayo, hahamon-hamon pa kayo ng debate? Tapos sa huli, kagaya lang din pala kayo ng iba na hahanap lang ng dahilan para hindi matuloy yung ating debate. Ayos yung fake news, no? Puro INC naniwala. Puro INC naniwala na hindi ako haharap sa inyo sa debate. Pero kung talagang matapang kayo, ba't hindi kayo humarap sa paksa na aking inilatan? Pero kung talagang ayaw na ninyo, no problem. Pero ito po, mami na mahal. Meron silang mga video na isinishare sa ating page, mga tanong daw ng the revealers patungkol sa ating mga video. Ito po yun, panoorin po ninyo. Ito po yung katotohan ng itinuturo kay Kristo. Subalit sa talata, hindi po siya nanatili na merong kalwalhatian o liwanag na hindi malalita. Sapagkat ang sabi, si Kristo po ay nagpakababa. Ito lakas na natin konti. Inubad, at siya po ay nag-anyong alipin. Kaya first time in history, nakita po si Kristo na wala po yung liwanag, na wala po yung liwanag, na wala po yung liwanag na hindi kayang tigigan o lapitan man ang siguman. At nakita po siya bilang isang anyo ng isang alipin. Maliwanag po ang inyong sinabi na ito ang katotohanan itinuturo kay Kristo. Sa mga tweet, pero po kayong basihan mula sa Biblia. Kaya ang tanong ko po, saan talata ng Biblia na ang apostol ay nagturo na may nawalang liwanag kay Kristo? Saan daw po sa talata ng Biblia na may apostol na nagturo na mayroong liwanag na nawala kay Kristo? Ayan. Ito pa yung isang video. Si Kristo daw po ay mayroong kababaang loob na ang utos nga sa atin magkaroon tayo o magtaglay tayo ng kaisipang kagaya kay Kristo. Ano po ba yung ginawa ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi sa talata, na siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat patangnan ang pagkapatay niya sa Diyos. Pinapakita ng talatang ito na si Kristo, bago pa na magkatawang tao, siya po ay nasaan yung Diyos. Paliwanag po ang inyong sinabi, bago pala siya magkatawang tao. Sa mga tweet, si Kristo po para sa inyo ay nagkatawang tao. Kaya ang Hindi ho sa akin ang galing yon. Yun ay nakasulat sa Biblia. Ito yung problema sa inyo. Kahit binabasa na namin yung talata ng Biblia, lagi niyong inihihiwalay yung Biblia sa mga nagpapaliwanag nito. Kagaya ng tanong mo, para po sa inyo, hindi ho ako ang nagsabi ho nun, yung talata po sa Biblia. Ituloy po natin yung kanyang video. Opo po, ano sa English ang terminong nagkatawang tao? At ano naman po ito sa Greek? Wow, napakalalim ng tanong. Ano daw sa Greek, ano daw sa English yung nagkatawang tao? At ano daw ito sa Greek? Alam ko na yung line of argument mo. Tanong ito ng isang merong nakareding sagot pero hindi consistent. Inaantay mo lang na malaman kung ano yung aking katwiran patungkol dyan sa iyong tanong para magamit mo sa susunod kapag meron kang nakaharap na debate tapos ito yung napag-usapan. Alam ko yung style mo ito yung tanong nang hindi pinag-isipan Ituloy natin yung kanilang sinasabing mahihirap daw na tanong. Siya po ay may pagkapantay sa Diyos. Yeah. Hindi po ito nakikipantay. Iba kasi yung dating pagka sinabing ganon. Ang nakikipantay sa Biblia ay si Satan. Si Kristo po hindi po ganon. Siya po ay may pagkapantay sa Diyos. Sa English po niyan is equal with God. Pantay po sila. Ibig sabihin, kung ang Diyos Ama ay makapangyarihan sa lahat, si Kristo bilang kapantay ng Diyos ay makapangyarihan din sa lahat. Si Kristo bilang kapantay ng Diyos ay makapangyarihan din sa lahat, din sa lahat, din sa lahat. Maliwanag po ang sabi ninyo, kapantay ng Diyos si Kristo at makapangyarihan din sa lahat si Kristo. Kaya ang tanong ko po,
Ang tinutukoy po ba ninyo na Kristo, na kapantay ng Diyos at makapangyarihan din sa lahat, ay ang Kristo na ipinanganak ni Maria? Yes or no? Nakakatawa yung kanya. Nakakatawa ang tanong mo. Yung Kristo ba na tinutukoy sa video? Ito ba yung Kristo na anak ni Maria? Eh sino kaya yung tinutukoy na Kristo ni Apostol Pablo sa Pilipos 2:6-7? Ano bang tanong nito? Tapos, ang tatapan ninyo akong hamunin sa debate? Tapos, ito yung mga tanong ninyo? Yung Kristo, hindi ako makamubun dito. Yun daw bang Kristo na tinutukoy natin dito sa talata natin pinagbatayan? Ito rin ba yung Kristo na anak ni Maria? Eh, ako magsasabi, hindi ito yung Kristo na itinuturo ninyo. Kasi yung itinuturo naming Kristo, ito yung Kristo na itinuturo ng banal na kasulatan. Ituloy ho natin, mamaya na natin bigyan pansin yung kanilang mga question. Ang nakikipantay sa Biblia ay si Satan. Ang nakikipantay sa Biblia ay si Satan. Ang nakikipantay sa Biblia ay si Satan. Good morning po. Pantay po ba si Satan at ang Biblia? Mr. Moncada. Isipin mo yung ginawa nila sa video ko. Kasi ang sabi ko kasi dito, ang nakikipantay sa Biblia ay si Satan. At pag binioon ninyo yung video, ang sabi ko pa, iba yung salitang may pagkapantay sa nakikipantay. Ang nakikipantay kasi sa Biblia ay si Satan. Nuggets nyo yung sinabi ko? Hindi ko sinasabing pinapantayan ni Satan yung Biblia. Ang sinasabi ko, si Kristo may pagkapantay sa Diyos. Si Satan nakikipantay. Kasi po, ang nakikipantay sa Biblia o yung itinuturo ng Biblia na nakikipantay sa Diyos, si Satan. Hindi ko sinasabi na pinapantayan ni Satan yung Biblia. Ganyan kayo mandaya sa mga video po ninyo. Yan yung ginagawa ninyo sa mga video ni Soriano. Sinachap-chap po ninyo, tapos pinagpapalitaw na magkakontra. Nababago yung sentido, tapos sasabihin ninyo, oh, ito yung turo ng taong yan. Isipin po ninyong maigi yan. Napakasinungaling ng mga taong ito. Kaya pala nakatago mga mukha ninyo. O, kaya pala hindi nyo kayang humarap sa akin. Kaya pala nakontento na kayo sa pagpapakalat ng fake news. Hamon-hamon kayo, tapos mauuwi lang pala kayo dito sa mga ganitong tanong. Kaya bangyabang ninyo, kala nyo kung sino kayo, tapos sa huli, hanggang ganito lang din pala kayo. Wala rin kayong pinagkaiba sa mga INC na naghamon din sa akin, pero hanggang ngayon, walang natutuloy na debate. Puro hamon. Oh. Mula naman kay Kranz Tabia Pelay. Sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 32, binuhay muli ng Diyos Jesus at saksi kami lahat dito. Ang Diyos na sinasabi mo na matay at binuhay muli ng Diyos. Sino yung Diyos na bumuhay sa Kanya? Si Jesus rin ba? Kumbaga parang ang argument niya dito, kasi yung kinikilala daw natin Diyos, si Kristo, eh hindi daw pwede maging Diyos kasi namatay. At pagkatapos nito, si Kristo na namatay is binuhay ng Diyos. Kaya ang layo of argument, kung si Kristo ay Diyos, sino yung bumuhay sa Kanya? Yung tanong kung sino bumuhay sa Kanya, simple yung ganyang pagka-Diyos. Simple yung ganyang pagka-Diyos. Simple yung ganyang pagka-Diyos. Yan yung dinidiin nila. Ating kapatid, meron tayong itatagdag kung sino yung bumuhay kay Kristo. At eto kapatid, yung ating ibibigay na itatagdag ko, gaya yung sinabi pastor, ay napakatinaw. Yung marinang, hindi ko na sana dagdagan. Dahil malinaw na ang Diyos mismo, anak, ay may kapangyarihan na kayang buhay niya ang kanyang sarili. Ang Diyos mismo, anak, ay may kapangyarihan na kayang buhay niya ang kanyang sarili. Ang Diyos mismo, anak, ay may kapangyarihan na kayang buhay niya ang kanyang sarili. Sagot po ng dalawang teacher mo, Mr. Raymond Cata, sa tanong na kung sino ang bumuhay sa Kristo noong siya ay namatay. Sagot po. Sabi po ng unang teacher ninyo, ang bumuhay sa kanya ay ang kanyang pagka-Diyos. Sabi po ng ikalawang teacher naman po ninyo, ang Diyos mismong anak ay may kapangyarihan na kayang buhayin niya ang kanyang sarili. Uhulaan ko kasunod nito. Uhulaan ko ha. Ikukontra nila ito sa sulat ni Apostol Pablo na sinabi ni Apostol Pablo, si Kristo binuhay ng Diyos. Ang tinutukoy ay ang Ama. Tingnan nyo ha. Tuloy ko yung video. Ano ba akala nyo sa akin yung pinanganak kahapon? Ang tingin nyo ba, hindi ko alam yung argument na yan? Alam ko, alam nyo rin yan, hindi nyo lang alam kung ano yung sagot naming mga Adventist patungkol dyan. At kaya kayo nagtatanong,
para alam nyo na kung paano ika-counter yung isasagot namin sa ganitong argumento. Itutuloy ko po yung video. Lumalabas po na ang Diyos Anak na kinikilala po ng Seventh-day Adventist ang bumuhay sa sarili niyang katawan na namatay. Kung ang Diyos Anak po, abangan nyo natin, ha. Papasok dyan yung sulat ni Pablo. Kung ang Diyos Anak, hindi po Ama, ha? Diyos Anak po ang sagot nyo. Kung ang Diyos Anak ang bumuhay sa sarili niyang katawan na namatay, ibig po ba sabihin na mali si Apostol Pablo sa Galacia 1 na, alam ko na ang yun Diyos eh. Ama ang bumuhay sa Panginoong Jesucristo? Pakisagot po ng diretso. Nagkamali po ba si Apostol Pablo sa Galacia 1:1 o kayo po ang nagkamali? Napansin nyo? Alam ko na ito eh. Oh, ganito yung style ng mga INC. Kapag ka sinabi natin ginawa ni Kristo, sasabihin ang Diyos ang gumawa. Pag sinabi natin si Kristo ay Diyos, sasabihin nila hindi ang Ama. Oh. Yang style na yan, hindi yan bago sa amin at matagal na naming alam yan. At alam namin kung paano i-reconcile o sasagutin ang bagay na yan. Ang problema, hindi nyo alam kung paano ika-counter kapag sinagot namin yan. Kaya itinatanong nyo ngayon. Kaya tama yung sinabi ko eh, marami sa inyo hindi gumagamit ng utak. Ang ginagawa ninyo, nandadaya kayo. Obvious na pangangahoy itong ginagawa mo. Obvious na hindi nagkamali si Pablo. Ang nagkamali, yung interpretation mo. Sige, palagpasin muna natin yan, ha? Para gusto ko mabuo yung mga question nila. Mula kay Julius Carter. Pang 7 ito. Kinukunta niyo ba ito? Sa 1:20, talatang 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong ipuhin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit kumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ay may kinikilalang Diyos. Yun ay ang kanyang Ama. Gayun din ang sinabi niya sa kanyang mga kapatid sa iglesia na ang kanyang Ama ang kilalanin nila tunay na Diyos. Ibig sabihin po dito, Pastor Taylor Arnold, ang argument niya is una, si Kristo ay hindi pwedeng maging tunay na Diyos sapagkat may pinakikilala siyang Diyos. Ibig sabihin, kung siya ay kikilala ng Diyos tapos may kinikilala ng Diyos si Kristo, edi magiging dalawa ang Diyos. Ito yung nagiging line of argument niya. Ikalawa, ang ipinakilala niyang tunay na Diyos, hindi daw yung kanyang sarili patay sa talata ito, kundi ang Diyos Ama. Yun din daw ang kanyang ipinakilala sa kanyang mga kapatid sa iglesia. Dito ay pinapakita na sa talata ito ay hindi daw tunay na Diyos si Kristo sapagkat may kinikilala siya Diyos at yung Diyos na iyon, which is ang Ama, ang ipinakilala niya sa kanyang mga kapatid sa iglesia. Ano po masasabi po natin dito, Pastor? So, salamat, Brother Ray. Ano po sa iyong magandang katanungan doon sa sinabi ng ating kaibigan na nanonood sa ating gabi nito. Tignan po natin maigi ang konteksto nitong kanyang binabanggit ng salita. Ito yung panahon na kung saan yung ating Panginoon ay nabuhay mula sa pagiging patay. No? At nung mabuhay ito, inalam ito ng mga alagad at nung makita nga ni Tomas, ay siyempre si Tomas, ilalala naman natin si Tomas, diba, na talagang hindi siya maniniwala hanggang hindi niya makita. Persist to believe siya. Yun ang kanyang maniniwala. Pero kung hindi ka natin dito sa Tomas, malinaw po ang paunang salita ng inyong teacher, Mr. Raymond Cada ng Seventh-day Adventist. Alam ko na ito. Ang paunang salita niya para ipaliwanag ang Juan 20:17 ay ganito, sabi ng inyong pastor na si Ted, sabi niya, kung titignan po natin, sabi niya, Tomas, yan po ang sabi ng inyong teacher, Mr. Raymond Cada, kung titignan po natin, sabi niya, Tomas, lumalabas po na ang kausap ni Kristo sa Juan 20:17 ayon sa paunang salita ng inyong teacher, ay si Tomas ang kausap ni Kristo sa 1:20:17 na ang pangungusap nga ay huwag hipuin si Kristo. Kaya ang tanong ko po, bakit po hindi ninyo itinuwid ang teacher ninyo na si Maria Magdalena ang kausap ni Kristo sa 1:20:17 at hindi po si Tomas? Bakit po hindi ninyo itinuwid ang pagkakamali ng tinatawag ninyong Pastor Ted? O di kaya, baka hindi rin po ninyo alam na si Maria Magdalena ang kausap ni Kristo at hindi si Tomas. Kumbaga, binanggit naman nila dito yung pinahayag ni Pastor Ted na Tomas. Yan. Pero kung mapapansin po ninyo,
yung part lang na yun yung kanilang idiniin. Kaya nabago na naman yung sentido ng binanggit ni Pastor. Pansinin po ninyo ha, babasahin ko po yung isang comment ng isang MCGI. Ang sabi niya po ay ganito, mag-ingat po kayo dyan Brad, kilala namin mga tulisan na yan. MCGI ako, kaya kabisado na namin yan na, oh, hindi ako may sabi niyan, sila may sabi niyan. At naghahanap ng butas o gustong makapuntos para makarecord gawing ebidensya. Oh. Isipin po ninyo, mula sa hamon po ninyo na online debate na magpapakita na di umano ng mukha, nauwi sa pagtatanong. Oh. Tingin nyo, hindi namin alam yung tricks ninyo, yung style ninyo. Obvious naman, nag-aantay lang kayo ng isasagot po namin. Bakit? Unang-una, para malihis yung usapan patungkol doon sa hamon ninyo na debate na tinakbuhan ninyo. Para nga namang hindi kayo magmukhang duwag, o kunwari, is i-divert ninyo sa ibang issue. Ikalawa, is naghahanap kayo ng butas sa mga sasabihin natin para makapaghanda kayo. Posibleng ito kasi ay mga question na hindi nyo alam kung paano ika-counter. O kaya ngayon, dito kayo ngayon naghahanap ng sagot sa aking page. O, dahil hindi nyo kayang humarap sa debate, nahantong na lang kayo sa ganitong estilo. Pero bistado po namin ang inyong galawan. Ba't hindi na lang kaya ganito? Meron kayong 7 tanong kasama yung ilang paninira. Ba't hindi kaya ganito? Isang tanong lang. Magbibigay ako sa inyo ng isang tanong. Pag naipaliwanag po ninyo ito, papayag po akong humarap sa inyo sa debate sa kondisyon ninyo na ako yung papasok sa live po ninyo. Yan ha. Papayag po ako. Isang tanong lang. Kasi ito, wala namang katapusan ito. Pag sumagot ako nito, gagawa lang kayo ng rebat. Tapos sasagot ako, tapos gagawa kayo ng rebat. Then pag sumagot ako, ikakalat na naman ninyo for the views. Alam ko na style ninyo. Makikipagtanungan kayo sa akin. Pag pinatulan ko ito, sasabihin nyo for the views. Sasabihin ninyo, itinatopic na naman na ni Mongkada ang INC. Pero sa katotohanan, kayo talaga ang nagsisimula. Kaya nagkakaroon kami ng topic. Kagaya nito, gusto ninyo patulan namin yung mga question na ito. Oh, pag pumatol kami, sasabihin na naman ninyo, naninira kami nag-uumpisa. Oh, bakit hindi na lang ganito? Ako naman magbigay ng challenge sa inyo. Hindi naman kayo haharap sa debate. Oh, eto na lang mga kaibigan. Oh, eto'y isang tanong lang. Kapag nasagot po ninyo ito ng tama, willing po akong humarap sa inyo sa debate, napapasok ako sa inyong platform sa TikTok. Oh, yan ha. Challenge po yan. Oh, challenge po yan. Eto po yung tanong ko. Sa history, ng Felix Manalo story na inupload po ninyo na ginanapan ni Dennis Trillo, sinasabi po doon na si Felix Manalo ay hindi ikinasal sa Seventh-day Adventist. Pero itong tagpo na ito, tagpo na siya ay isa pang Seventh-day Adventist. Oh, yan ha. Oh. Then, isa siyang Seventh-day Adventist, pero nung ikinasal, doon sa dating sekta na kanyang kinabilangan. Then, after ikasal, nandoon na naman sila ulit sa kampo ng Seventh-day Adventist. Oh. Sa madaling salita, ipinablish po ninyo o ipinalabas ninyo yung history ni Felix Manalo na during SDA o Seventh-day Adventist si Felix Manalo, hindi ikinasal sa Seventh-day Adventist. Pero after ng kasal, sila pa rin ay isang mga Adventist. Oh. Pansinin po ninyo, mga kaibigan. Ngayon, sa naunang ipinablish ng Sentral ng Iglesia ni Cristo, sinasabi naman po doon na si Felix Manalo ay ikinasal sa Seventh-day Adventist. Oh. Sa Felix Manalo story, hindi ikinasal sa Seventh-day Adventist bagamat sila ay mga Adventist na time. Sa Liwanag Magazine na ipinablish ng Sentral ng Iglesia ni Cristo, ikinasal daw sila hindi sa dating sekta, kundi doon sa Seventh-day Adventist Church. Oh. Ang tanong, ito yung isang tanong. Isa lang po ito, mga kaibigan. Ang tanong, alin po dito ang tama? Alin po dito ang tama? Yun bang Felix Manalo story na sinasabing hindi sila ikinasal sa Seventh-day Adventist, si Felix Manalo at saka si Honorata? O yung ipinablish ng inyong Sentral na Liwanag Magazine, isang magazine na official na nagtatala ng kasaysayan at talambuhay ni Felix Manalo? At ito'y hindi pambalot ng tinapak, ito'y galing mismo sa inyong Sentral. Legit po ito. O, alin dito ang tama at paniniwalaan namin? Yung Felix Manalo story na nagsasabing hindi ikinasal si Manalo at si Honorata sa Seventh-day Adventist? O yung Liwanag Magazine na ipinablish ng inyong Sentral na ikinasal daw sa Seventh-day Adventist si Felix Manalo at Honorata? At kung pipili kayo ng isa,
tatanggapin ba ninyong maiimperno ang inyong pamunuan sapagkat nagsinungaling? Diba sabi sa Bible, ang sinungaling ay doon sa dagat-dagatang apoy at asupre. Oh, yan ha, maliwanag na tanong yan. Isang tanong lang yan, alin ang tama? Yung Felix Manalo version o yung Liwanag Magazine version? At kung sino man alin man dyan ang tama, yan ay kapwa ipinablish ng inyong sentral. Tanggap nyo ba na may impyerno ang sentral ninyo? Tanggap ba ninyo na may impyerno ang pamunuan ninyo, ang pamahalaan ninyo dahil napatunayang nagsisinungaling sa publiko at dinodoktor yung history ni Felix Manalo? Oh, isang tanong lang ho yan. Oh, mga kapatid, i-share nyo po ito sa The Revealers. Oh, pasagutin po natin. Tingnan po ninyo kung sino ang may lakas loob na sumagot sa kanila. Oh, para malaman natin. Hindi yung tatanong-tanong kayo ng ganito. Obvious naman. Alam naman namin yung intention ninyo. Oh, ayaw nyo lang humarap sa akin sa debate? Kaya nagkasya na kayo sa ganyan. Oh, ngayon, kayo yung sumagot sa tanong. Oh, tingnan natin kung paano magpapalusot ito. Kasi ako naniniwala, wala sasagot dito. Oh, pag nasagot nyo po ito ng tama, The Revealers, haharap po ako sa inyo doon sa TikTok po ninyo, doon sa paksa na aking inilatag. Oh, pag nasagot po ninyo, ang isang tanong na yan, hanggang ngayon, walang kahit isang INC ang naglalakas loob na sumagot sa tanong. Hindi natin pinag-uusapan po dito kasi may INC na nagsabi na, eh talagang ganun kasi Adventist pa si Manalo kaya pwedeng gumawa siya ng mali kaya hindi siya ikinasal sa Seventh-day Adventist. No, hindi yun yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito is yung ipinablish ng inyong sentral. Bakit magkaiba yung version? Kasi yung history ni Manalo, hindi na natin kayang baguhin yan. Kung alin man dyan ang totoo, hindi na yan mababago. Pero yung pwede nating ituwid, yung pagkakamali ng inyong sentral.